Welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Today, eto na nga mga kabuting ting ang ating loft construction update. So ipapakita ko na sa inyo kung ano na yung mga nagawa natin sa dream loft natin at kung ano na yung itsura niya ngayon. So eto syempre papakita ko muna sa inyo yung panglabas na forma ng kulungan natin. So eto na itsura ng dream loft natin dito sa side na to. Mukha na syang treehouse mga kabuting ting dahil meron syang katabing puno. Ayan, at saka nakataas nga yung kulungan natin. Ayan, mukha syang treehouse dito pero lipat tayo dito sa side na to. Ayan, para maipakita ko sa inyo yung itsura niya dito. Ayan, so yung ginamit natin na materialis dito, etabla na palot China para nun ay maliwanag, maputi. Ayan, maganda tignan, mukha na siyang resto grill mga kabuting-ting, di ba? So ganyan yung nauusong design ng mga kainan ngayon eh. Ayan, so dito naman tayo sa side na to. Ayan, papakita ko sa inyo yung bawat angulo ng kulungan natin. Ito, akyat tayo dito para makita natin yung pinaka front view mga kabuting-ting dito sa itaas. Iba kasi yung itsura niya kapag dito sa taas kesa sa ibaba. So ayan mga kabuting ting, itsura ng dream loft natin. Ayan, maganda nang tignan, di ba? So almost tapos na nga mga kabuting ting, di ba? So konti na lang yung kulang natin dyan. Kulang na lang tayo ng pinto dito, yung pinto natin, yung pinto ng release door natin, at saka yung mga bintana natin doon. Ayan, so lalagyan natin yan ng bintana dito na jalousy. Ayan, di ba? Ng mga naka-jalousy pa yung mga kalapati natin. So ayan yung bilaran natin, konting ayos na lang, konting liha, konting pintura. Ayan, so maayos na yung dream loft natin dito. So ayan na nga yung itsura yung dream loft natin, ang ganda ng tingnan, maputi na, no? Ang ganda ng tingnan sa harapan. Pero doon sa magkabilang gilid nung kulungan natin, ang dingding natin dyan eh long span para nun matibay sa ulan, hindi masisira. Dito sa harap na to, kahit na palot China yan, eh matibay naman sa ulan yung palot China. Tsaka meron tayong bubong na extra dyan. Ayan, may nakalawit pa dyan. Kaya hindi basta-basta mababasa etong harapan natin. Tsaka kahit mabasa yan, eh palot China naman yan, matibay sa tubig. Tsaka pipinturahan pa natin yan ng varnish para lalong tumibay sa ulan yung harapan ng kulungan natin. Ayan, di ba? So ngayon, eto mga kabuting ting, pupuntahan natin yung loob ng dream loft natin. Naakyatin natin, syempre, papakita ko sa inyo yung loob ng dream loft natin, no? So wala na nga pala tayong hagdanan dito. Ayan, no? So wala tayong hagdanan sa dream loft natin. Hindi na kasi natin pwedeng ilagay yung hagdan natin dito, maulanan, maaarawan, mabubulok lang. Ayan, kaya ang daan natin ngayon dyan eh sa likod nitong isang loft na maliit natin dito. Ayan, so meron tayo pwedeng tungtungan dyan, paakyat. Eto, akyat tayo dito mga kabuting-ting. So ganito lang muna tayo ngayon. Ayan, six lang muna tayo, wala pa tayong hagdanan. So unahin natin yung loft natin para pwede na natin gamitin sa mga warriors natin. Kahit na mahuli na yung hagdanan, pwede naman tayo magtiis sa gantong daan. Tiis-tiis lang muna tayo. Yan, so may madadaanan naman tayo. Nakakahinga. So eto mga kabuting-ting yung itsura ng loft natin dito sa itaas. Ayan, oh. Diba? So eto meron na nga tayong hamba ng bintana dito. Nakarete na yung hamba natin dito. Lalagyan natin yan ng jalousy mga kabuting-ting. Eto meron tayo naka extra kahoy dito, nakataas na kahoy para yung tubig hindi papasok sa loob. So meron yung mga stick well para hindi talaga pumasok yung tubig. Ayan. So papalagyan natin ang jalousy to. Pero baka medyo mahuli na yon mga kabuting-ting. Ayan, unahin muna natin yung mga kailangan nating unahin dito sa loob. So eto na itsura ng dream loft natin dito sa itaas, sa loob. Ayan. So eto yung mga dingding mga kabuting-ting, makikita nyo. Meron tayong mga nakapa-X dito na bakal. Ayan, bago yung pamakuan ng mga long span natin. So eto mga kabuting-ting yung nag-hold sa mga tubo natin, sa mga poste natin para hindi na gumalaw. Ayan, no, kabilaan yan. Meron, di ba? So dito maglalagay din tayo dito sa may bilaran natin na maliit. Dito, hindi kasi natin pwede isagad yan. Syempre, maglalagay tayo ng pinto dito, no, para makapasok yung mga warriors natin doon. And then pagkagabi, eh, sasara natin para hindi sila lalamigin. Then eto, wala pa tayo sa hig mga kabuting-ting. Ayan. Wala pa sa hig yung dream lock natin. So pinag-iisipan ko pa kung anong ilalagay natin na sa hig dito, kung steel matting o tabla. Pero palagay ko eh magtatabla na lang tayo. Ayan, so siguro tabla yung kalahati niya o yung isang buo tabla, and then yung matitirang kapraso na hindi malalagyan ng tabla, yun na lang yung steel matting natin para hindi naman sobrang init. Kapag kasi nakatabla yan, baka mamaya sobrang init, syempre medyo konti yung papasukan ng hangin, di ba? So tatablahin natin banda dito sa side na to, and then dito eh konting steel matting para balanse yung pagpasok at labas ng hangin. Ayan. So gagamit tayo ng pinolik na tabla, and then papatungan ko pa siya ng
kulay puti na tabla yung hardiplex. Ayan, para nun madaling linisin tsaka para maliwanag. Kasi yung pinolik mga kabuting ting, eh, hindi siya sumisipsip ng tubig. So kung puro pinolik yung gagamitin natin, hindi basta-basta matutuyo yung dumi ng kalapate. So hindi kasi maganda kapag laging basa yung inaapakan ng mga warriors natin, lalo na yung mga dumi nila pagkabasa. Eh, prone sa sakit yung mga ibon natin. Oh, kaya no. Dapat eh, laging tuyo yung loob ng mga loft natin para iwas sakit sa mga warriors natin. So, ito pa yung ibang detalye sa loob ng loft natin. Ito, meron tayong extra ventilation dito sa itaas ng bintana natin. Ayan. So, yung bintana natin dito, eh, jealousy yung gagamitin natin para makontrol natin yung hangin. Ayan. So, kapag kasi jealousy, pwede natin siyang ibukas ng todo o pwedeng kalahati or pwede nating isara para makontrol natin yung pagpasok ng hangin. Makokontrol natin kung ano yung temperature na kailangan ng mga warriors natin dito sa loob. So pagka sobrang init, pwede nating itodo yung bukas o kung malamig naman yung panahon, eh pwede nating isara. Ayan, at meron naman tayong ventilation sa taas para hindi naman makulog ng husto yung mga warriors natin. Ayan, so dito, ito yung ating bilaran nga. Ayan, kung saan natin ibibilad yung mga warriors natin, ayan, para masanay sila sa init. At dito rin yung landing board natin. Ayan. So, itong landing board natin, lalagyan natin to ng green screen. And then, sa dulo, maglalagay tayo dito ng plastic steel matting, yung parang sa mga dog cage. Ayan, para maganda yung landing nila dun sa may pinakadulo. Eh, you know? Wala pang steel matting sa dulo kasi ganun nga yung gagamitin natin. And then, dito sa side na to, dito yung magiging aviary natin. Ayan. Gagawa pa tayo dito ng aviary para dito tayo magtuturo ng mga young birds natin. Dito tayo mag-viewing at magtuturo kung paano pumasok ng trapdoor. Dito kasi yung trapdoor natin, syempre, ayan na yung pinaka-trapdoor natin. Nakaporma na yung long span natin dito, yung kaprasong long span natin. So, magiging Taiwan style yung ating trapdoor dito. Magkakaroon pa tayo ng double trapdoor. Ayan, tulad nung kina Ex Machina, yung hinihilang bakal dito. And then, bubukas, sasara pagka hinihila. Para madali natin mauhuli mga warriors natin pag galing ng karera mga kabuting ting, no? And then dito din sa harap na to, ang gagamitin natin dito, eh mga salamin din. So dito sa side na to, jalousy rin yung gagamitin natin dito. And then dito sa side na to, eh, sliding window yung gagamitin natin. Kasi yun yung magiging pinakapintuan ng aviary natin. So hindi natin pwedeng lagyan dito ng jalousy pag binuksan natin yun. And then susuot natin yung kalapati doon, kawawa naman. So kailangan eh, parang pintuan din talaga yung style. Kaya sliding window yung gagamitin natin. So sa gitna, syempre yung pinaka-trapdoor natin dito, magkabila sa lamin para nun eh, maliwanag dito sa loob ng loft natin. So dito, extra ventilation yon, pwede natin kontrolin, di ba? Pwedeng bukas, pwedeng sara. So dito, eh, fix yun, lagi nakasara. Bubuksan lang natin yung pagka ipapasok natin yung mga young birds natin, papasok dun sa magiging aviary natin, ayan. Pero saka na natin gagawin yon mga kabuting ting, unahin muna natin yung mga kailangan natin dito sa loft para magamit na nga natin. Katulad no, side natin, yung pinaka-importante, kailangan magkaroon ng side to, ng pintuan, ayan. At yung release door natin, kailangan magkaroon na rin ng pinto. So for the meantime, itong bintana natin dito at yung trap door natin dito, eh, lalagyan muna natin ng steel matting. Pero yung gitna natin dito, eh, lalagyan na agad natin ng trap door. So madali lang naman gumawa ng trap door, katulad sa trap door doon sa lumang lock natin sa ibaba. Ayan, so gagawa tayo ng ganun trap door para dito sa gitna. And then yung magkabilang gilid, lalagyan ko muna yan ng steel matting habang wala pang salamin, wala pang jalousy at saka sliding window. So dito rin, meron pa tayong magagamit na steel matting. Tatakpan ko muna ng steel matting and then maglalagay muna tayo ng tolda habang wala pang ang jalousy yung bintana natin. So hindi kasi pwedeng naka-open na steel matting lang yung bintana natin. So yung mga warriors natin, eh, sisipunin sa gabi kapag ka-open yung bintana na ganito. So, ang lakas ng pasok ng hangin. So, hindi makakapagpahinga na maayos yung mga warriors natin at sigurado magiging sakitin sila kapag nabubugbog lagi sila ng hangin sa gabi. Ayan. So, ito nga mga kabuting ting, halos patapos na yung dream lock natin dito. Ayan, no, diba? So, hindi lang masyadong kita sa camera natin. Ito na kasi yung pinakadulo na pwede kong apakan dito. Ayan, no? Diba? Pero, almost patapos na nga sa 100%. Siguro mga 60%. Patapos na yung loft natin dito at konti na lang pwede na natin siyang gamitin ng pasamantala. Ayan. So yun mga kabuting ting, hindi magiging posible lahat ng to syempre kundi dahil sa biyaya ng Panginoon at syempre sa walang sawa niyong suporta sa ating YouTube channel. Kaya eto, makakabuo tayo ng dream loft natin dito. Ayan. At syempre maraming maraming salamat din sa pinakabay kong tatang na si R415. Alam mo na tayo kung sino ka. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, ito mga kabuting ting, konting piece na lang, ayan, konting budget na lang, matatapos na yung dream loft natin. At pag natapos to, gusto nyo mag-loft visit, magpa-feature dito sa loft natin na mukhang resto grill, eh, pwedeng pwede yun, no? Kaya like, share, subscribe, ingat mga kabuting ting.